Hello guys! Welcome back to my channel. Ako na naman ito at nagbabalik sa inyong mga screen. Ayan! Ay nako, medyo busy talaga ako lately at yung concentration ko is parati na lang sa school. Gaya ngayon, kasi sa Friday mag-i-exam na naman kami. So ayan, nag-aaral na ulit ako at ang hirap at nakakapagod talaga dahil may full-time job nga ako. So, I thought maybe i-share ko sa inyo kasi baka gaya ng sa akin, yung in the beginning, may fear ka na mag-aral dahil nga hindi masyadong bihasa yung German mo. Ang masasabi ko lang, huwag niyong isipin yung parang medyo hindi kayo magaling sa German at hindi kayo masyadong bihasa sa pagsasalita ng lingwahe nila. Dahil, nangyari na din sa akin yun. Higit sa lahat, ang pinaka-interesting na part dito, di ba nakwento ko na sa inyo na nag-ausbildung ako? Alam nyo ba, iko-compare nyo sa atin, no? Kailangan mong graduate ng college para, or kailangan mong ipasa lahat ng subjects mo, lahat ng units mo sa college para graduate ka. Ngayon, pagkatapos mong graduate, saka ka pa lang magte-take ng board exam or anumang exam para magkaroon ng license. Dito, ang ginawa nila is yung school mo is preparation mo na yun for your board exam. So, ibig sabihin, kapag wala kang board exam, kapag hindi mo na ipasa yung board exam mo, ibig sabihin nun, wala kang degree. So, yun na yung graduation mo eh. Yun na yung pag-graduate mo, meron ka ng degree, meron ka ng papel na pinanghahawakan. Hindi ka gaya sa atin na kailangan mong graduate, pagkatapos mong graduate, magre-review ka na naman, at the same time, titake ka ng board exam. E dito, iba, yun na nga, piniprepare nila yung mga estudyante para fit sila sa pag-take ng board exam. At sa oras na maipasa mo yung board exam, eh, meron ka ng degree. Ngayon, doon sa Pilipinas, nangangapa ka, paano ba yung mga exam? Dito, system-generated lahat ng exam. Kapag bumili ka ng books, lahat ng matutunan mo sa books, kahit saan dito sa Germany, kapag kumuha ka ng yung parang CD or books for driver's license, pag-aaralan mo yun eh. Lahat ng pinag-aaralan mo, yun yung lalabas sa exam. Hindi kagaya sa Pilipinas, lahat ng pinag-aaralan mo na lahat, ewan. Parang ano ba yun? Parang ano ba yung gusto nilang mangyari? Parang ayaw kang ipasa eh. Pero dito, kung ano yung pinag-aaralan mo, yun at yun ang lalabas sa exam. Hindi nila yung parang gaganon-ganonin. Hindi ka nila pahihirapan. Ang pipahirapan ka lang nila, mag-aral ka para isaulo mo lahat ng mga natutunan mo. Yun lang yun. Yung mga calculations, ganyan. Lalo-lalo na doon sa atin sa Pilipinas, yung grading system natin is iba kaysa rito. Dito is yung grading system nila is from 1 to 6. Yung 1 is the best and yung 6 yung pinaka... ano ba yun? Pinaka mababa. Pero hindi ko rin maintindihan eh. Kasi kapag nakakuha ka ng grade na 5, ibig sabihin nun, bagsak ka na. So, kailangan mo makakuha ng 4 para pumasa. Yung parang behind na talaga yun. Parang equivalent to 3 yata yun sa atin. So, dito, syempre, hindi mamaiuwasan. Lalo na sa atin mga Pilipino, no? Napaka... studios natin, nag-aaral talaga tayo, kailangan nating pumasa, kailangan maging 1 or 2 yung scores mo para man lang maging masaya si mama at saka si papa. E dito, kapag nakakuha ka ng mga 3, huwag ka masyadong madepress. Sinasabi ko na lang yun sa sarili ko kasi before, alam mo yun, parang ay yung mga exam mo, may mga time talaga nakakuha ka ng 3, ganun, or makakuha ka ng 2. So parang, bakit ang hirap kuhanin yung 1? So, iisipin mo, syempre hindi ka bihasa masyado sa salita nila. So, huwag mo masyadong isipin yon dahil
isipin mo, tinitrain ka kasi nila para maging fit for your exam. So, ipagpalagay natin, no, lalo na sa yung mga normal na vocational course, ipagpalagay natin, hindi ka pumasa sa school. Yung sa school mismo ba, hindi ka pumasa, yung iba nga, nag-drop out na sa school, pero nakakapag-take pa rin ng board exam. Paano ba yun? Pwede ba yun? Oo, pwedeng-pwede yun. Yung iba ko nga mga schoolmates is, kailangan mo lang kasing mag-attend ng tuition proofing, yung between exam, yung parang yung pre-test yun, parang approximately half of the year, meron kayong pre-test. Ito yung test na ginagawa sa buong state for a specific profession. Pag nakuha mo yon, hindi naman ibig sabihin na kailangan mo yung ipasa. Para lang yung parang admission ba yun na na-take mo yung pre-test nila at alam mo na kung ano yung mangyayari 2 years from now or 1.5 year from now. Depende kung ilang years yung course mo. So, di ba? Basyado silang prepared. Kumbaga, nagsastart ka pa lang after half a year, pinapatake na nila yung buong students sa entire state ng first test. Ito yung test na actual test talaga siya na magaganap at the end of your school year. Yung school year na gagraduate ka na ba yun? Para at least alam mo na, hindi na yun yung first time na mag-i-exam ka. At ang akin naman, okay naman yung naging grade ko sa school ko. Pasado naman ako lahat. Although may mga times na yun na nga nakakuha ako ng 3. At malungkot na ako yung sa ganun. Eh yung asawa ko naman sabi, bakit? Pasado naman yung 3. Eh sa akin kasi, yung Filipino thinking ko, eh bakit hindi ako nakakuha ng 1 or hindi ako nakakuha ng 2? Ganun. So, pero sa ano namin, sa book furong namin, naka-1 ako, gano'n, mga ganyan. So, tuwang-tuwa ako, parang, ay, naku, ang saya-saya ko, ganyan, yung feeling ko. Kasi nang nakakuha ako ng 1, hindi na maintindihan ng asawa ko, hindi maintindihan ng German. Ay, bakit ang saya-saya niya? Kasi iba yung attachment natin sa ganong klaseng pagkakuha mo ng achievement ba? Parang one of your achievement na naka 100 ka sa school, sa exam mo, yung ganon. Eh, sila, hindi sila ganon yung thinking. So, kailangan mong medyo i-adapt yung thinking na ganon para hindi ka masyadong ma-depress. Now, pagkatapos nun, ayun, tapos na nga akong mag-i-exam na kami. At sa exam ko, sa written exam ko, naipasa ko na. Pagkatapos mong maipasa yung written exam mo, normally yung oral exam mo will take place approximately siguro mga 4 weeks after the written exam or 6 weeks. Depende. Pero ibibigay sa inyo yung schedule na yon. Ngayon, kapag ka, ano ba yung, kapag ka, halimbawa, no, pasado ka na, nakita mo na yung score mo sa internet na pumasa ka, pero it will take some time bago nila makoreksyonan yung papers mo at maipakita na pasado ka na. I mean, sa written exam yun. Pero sa oral exam, on the spot, sasabihin nila sa'yo, oh, pasado ka na, congratulations. Ganun lang. Walang ma-marching or whatever. Kung hindi, yung papeles mo, ibibigay sa'yo on hand after the oral exam. Tapos sasabihin sa'yo, congratulations, you passed the exam. Meron na silang result sa written exam. So, alam nila na pasado ka na. Ganyan. Tapos yung original certificate mo, ipapadala lang sa iyo per post office, di ba? Siyempre, iba pa rin yung sa atin na yung ramdam na ramdam mo yung papasok ka sa stage, kukuha ka ng diploma kung mo may toga ka, mga ganun. Kaya nga, yung picture na parating yung nakikita dyan, ito yun, oh. Yan. Yan yung picture na yan. Is,
ano yan, pinagawa talaga yan ng aking kaibigan na si Winnie. Para ma-feel ko naman daw na graduate daw ako dito sa Germany. At ano niya, props niya yan. Para meron ako yung feeling ba na graduate ka dito sa Germany. Kasi iabot lang naman nila sa iyo yung diploma mo at saka yung certificate mo. Yun lang. Tapos sabihin sa iyo, pasado ka na. Ganon. So I hope you guys, kapag mag-decide kayo mag-aral, huwag kayo masyadong matakot o masyadong ma-depress kung hindi kayo pumasa. Basta ang isipin nyo, preparation lang yon for your board exam. At saka yung board exam mo, hindi mo kailangan i-renew mo yan, yung license mo dito. Hindi mo kailangan i-renew. Kumbaga, forever na yon. Hindi mo naman kailangan magkuha ka pa ng test or i-renew pa yung license mo. Kung hindi, kung meron ka ng lisensya, forever na yun. Hanggang mamatay ka na, meron ka ng lisensya. Ganyan. O diba? Kaya, ayan, masyadong madali ang exam dito. Huwag kayong mawala ng pag-asa. At stay positive. Hanggang sa uulitin. Bye-bye! Have a great day!